This one. Oh. Ah, okay. This one. Wait. I'll take picture. This one. Oh. Okay. Okay. Oh. Thank you. Items order arrived. Ah, saan? Oh. Dito sa taas. Ang galing. Tinitirahan kong area dito sa Japan Bay. So, for today's video, ayan, kamusta naman kayo dyan? Medyo madilim, no? Dahil gabi, be. At ngayon, naglalakad ako papuntang Asakusa para mag-dinner. So, I think it's my first time na mag-dinner ako mag-isa sa gabi. Oo. Kasi, usually, before, yung mga araw na nagpahinga ako at nag-ayos ako ng itinerary, sa loob lang ako ng hostel kumakain. Umibili lang ako ng pagkain. Tapos, kinakain ko lang sa hostel. Pero this time, dahil gusto kong ma-experience at nagkakarib ako bin ng mga Japanese curries, sana yun yung makain ko. Hindi ko alam kasi kung along the way meron ako makita. At magustuhan ko yung pagkain na yon. Depende kung saan ako maa-attract. Karoon tayo sa buhay, be. Minsan hindi mo naman nakukuha talaga yung gusto mo. Minsan kasi merong aakit sa yung iba. So, pinikot ako ng curry. So ngayon, be, ayun, pahigan nyo. Ang tahimik, di ba? Be, yung pagsasalta ko dito, be, hindi ito yung normal pagsasalta ni Francis. Medyo pabulong to. Hindi ito yung yung malakas na ano, alam, hindi usual boses ko pa nagbablog ako ng normal. Sabi ko kaya nung napunta ako dito, ano ba to? Bakit parang tahimik naman masyado talaga? May naglilista ba ng noisy dito? Nakakatawa be, kasi kanina, nag-picture ako dito sa my gate. Merong isang lokal, napansin niya na, hirap ako mag-selfie. So, inilok niya na ako ng help. Be, ang ganda dito, be. Pagsado na yung mga tindahan. Sobrang ganda. Taray. Wow. Sado na yung mga tindahan eh. Napadpad na ako dito nung nakaraan na bukas to. Kaso, hindi ako bumili. Pagod na pagod kasi ako talaga nun. So, sabi ko ngayon, okay lang lumabas ng gabi. Ay, may mga kainan din dito. Teka lang, maghanap muna ako ng kainan kaya, no? Sige, pupunta na muna ako dito ngayon. Habang andito naman na ako, saka ako kakain. Uy, be, nakakatuwa. Nag-explore talaga ako dito ngayon. Nakakatuwa. May mga nakikita akong mga tindahan, pero pag hindi ko bet yung pagkain, hindi na ako nagbabalak. Pero ito mukhang masarap siguro to, kasi ang daming tao. Silipin natin. Ano kaya pagkain dito? Ang hirap kasi magpa-sulat lang, walang picture, hindi ko naiintindihan. Ayan mo, may picture ba? Pero medyo malungkot naman, parang lahat ako makain doon, group-group, tapos ako mag-isa. Huwag nyo na may paradong sa akin na mag-isa ako. Ang challenging pag itong hindi ko na iintindihan yung menu, ha? Tapos, hindi ko mahanap yung picture na gusto kong kainin. Order pa lang ba challenging na? Pero makakakain ako neto. Nahanap ko na guys yung gusto kong kainin. Nandito na. Ayun. Ayun yung gusto kong kainin, oh. Ayun yung pagkain nila, oh. Ang sarap, diba? Tapos mayroon pa nakalagay na kung ilang calories. Meron ba? Alam ko may calories ako nakita ko nyo. Parang imahinasyon ko lang pala ata. Parang meron nakitang calories kanina. Gutom na ako. Wala mo na ito yung nakikita. This one? Oh.
Ah, okay. This one. Wait, I'll take a picture. This one. Oh! Okay. Okay. Oh. Thank you. Sabi ko sa inyo eh. Kailangan ko ng konting help eh. Sinabuti ko ng orderin, sauce lang daw siya. Yung nag-relay ako sa picture, ang kinakain ko ngayon, yung sauce lang. So ang nangyari be, ito take out na be yung pagkain ko. Ang plano ko nito, kakain ako sa labas. May kain sa loob. Unless... Wala akong nakita kasi ano eh, kainan na... Ganito yung pagkain, kadalasan ramen eh. Ayoko mag-ramen. 5 minutes later. Okay, sige. Buo na ang loob ko, be. Kakain ako dito. Para ma-experience ko paano kumain dito. Tapos kakainin ko lang din ito mamaya. Pagbalik ko ng hostel. So para mas special, doon ako kakain sa... ito na lang kaya. Ito kainin ko, oh. Ito na lang kakainin ko. Kasi mukhang maganda naman yung store niya. I-picturean ko na muna yung pagkain. Okay. Can I have this one? So tara ba, kainin na natin. So itman natin. Ang pinit ba? Mabi ang sunarte ko. Kasi diretso lang ako nakapasok. Hindi na ako naghintay. Samantala yung kanina, pag puno sila, sabi nila puno. So, hanap ka nilang ng iba or maghihintay ka. Okay, malaya kang ditong magiging ngayon na humihigop ng sabaw. Me too. Yung noodles niya sobrang simple lang. I mean, yung sabaw niya sobrang simple lang, pero masarap. At dahil random lang naman tong ramen at tikman natin, hindi talaga ito yung favorite ko. Ang tawag dito be, is Tantan Ramen or Tan Men. Isa itong uri be ng Chinese Szechuan ramen na ang lasa eh, maumami. Meron tong Chinese sesame paste, meron chili oil, may Szechuan pepper, may soy sauce, at meron ding black rice vinegar. Binudburan to ng maraming scallions at meaty na pork. Basta tayo kumain be. So, nag-enjoy naman ako. Masarap naman siya. Pero, nililook forward ko kainin yung pinili ko kanina. So, magbabayad na ako, be. And, magpatuloy natin yung ating adventure. In fairness, nag-enjoy naman ako sa kinain kong sobra. Yung init niya, tapos lamig sa labas, hindi magandang pakiramdam. Pakiramdam ko biglang nangilo yung ngipin ko sa lamig sa labas. Ito todo natin yung ngilo na yan. Bibili ako ng ice cream. In fairness, dito sa kanilang ice cream, oh, nakabalot, secured. So, buti pa ito may insurance. Pag nagutom ako mamaya, saka ko kakainin tong baong ko. Hi po. Ice cream po. Oh, you monkey. Yeah. Monkey city. What? Yeah. There's 4,000 monkey on that place.
So establishments shut down their business because of the monkeys. Yeah? Yeah. But where are these? North or Lopburi, south? 2 hours from near... Central. Yeah. Near Bangkok. I didn't know before. The playlist, Sri Lanka, Malaysia, Malaysia. Oh, you work a lot. Italy, I want to see this video. Nice, nice. Ah, so you travel? Hello guys. So, wow, ito na yung kinikrave ko na tonkatsu. So, meron tayong pork tonkatsu kung tama yung alaala ko sa pagkain na to, ha? Kasi nalilito talaga ako sa mga Japanese names na pagkain. So, ayan, itadakimasu. Let's eat, babe. Kasi ito talaga yung kinikrave ko today. Ito talaga yung maliban sa ramen. Actually, ito yung mas paborito ko kaysa ramen sa mga Japanese food. Kasi merong meat, merong chicken, merong pork, ganyan. Tapos sa rice, tsaka yung gravy nila na dinalagay. Yung curry pala. Tawag is curry. Yung curry nila is sobrang sarap. Grabe, sobrang sarap, babe. As in. Tapos yung kanin pa nila, ang sarap-sarap. Medyo tahimik na dito ngayon, babe. Sobrang tahimik, di ba? Kaya medyo mahina yung boses ko. Kasi ayoko maka-istorpo. Andito ako sa ligid sa lobby na tinitirahan ko. At yung matagal ko na-crave na nasa India ako, babe. As in. Tapos in-story ko pa, akala ng mga tao, kumakain ako, sabi ko, hindi, nag-crib lang po ako niyan. Kain tayo. Ang problema pa dito, Bisa, Japan. Ang sarap masyado ng pagkain. Ang ayaw ko, binagutom ako ng madaling araw. Pero, ang pinaka-ayaw ko pa, may available na pagkain. Okay lang magutom eh. Bukas na lang. Kaso, may pagkain. Kailangan magaling ka mag-control. Tsaka masarap sa kanin nila. Malagkit. Alam ko yun. Hindi mahirap i-chopstick. Diba? Kung meron kayong gusto malaman dito, be, comment down below. At susunod natin sa ating next vlog. Bye-bye! So, hi, be! It's Precious Candy and welcome back to my channel. For today's video, be, andito na ako, be, sa train station ng Harajuku. Dahil umuwi tayo sa Ikebukuro. Alam ko, it doesn't make sense sa mga nasa Pilipinas dyan kung ano yung pangalan ng mga lugar. Pero I'm just stating para for those who are planning to go, pupunta ako ng Ikebukuro para matry yung kanilang conveyor sushi sa Kura. So, nakita ko lang yun online. Ngayon, gusto ko siyang matry. Yung uupo pa na taas, nalapit na lang yung pagkain. Actually, merong series sa Netflix, yung itlog, Saitama, parang ganun. So, gusto ko matry yung ganong way na pagkain ng sushi and iba pang pagkain, yung lalapit yung pagkain. So, ito na yung trend. Hindi na ako makakapag-vlog na ito sa loob kasi medyo siksigan at maraming tao. So, babalitaan ko na lang kayo paglabas ko ng trend dahil napasok na kami. Bye-bye!
south gate. Alam mo ba, I live for how amazing the undergrounds here, yung subway, yung parang bawat ilalim ng mga kalsada is meron train station. It's just so amazing. So ito na, binalabas na tayo. This is just amazing. And alam mo, yung nakakatuwa lang, yung itong mundo, it's possible. Like, hindi ko naman ginoglorify ng sobra yung bansa nila, ano. Pero, nakakatuwa lang na merong ganito. Somewhere na meron tayong i-aim na maging katulad din in the future, hopefully. So, lalabas tayo ngayon para kumain ng sushi. Titingnan ko lang ulit sa mapa. Actually, sobrang laking tulong ng map. Hindi ka lang maliligaw dito sa Japan as long as marunong kang tumingin ng map. Kasi, I don't think na naligaw talaga ako. Siguro nagkakamali lang ako one time sa exit. Doon ako nagkakamali, actually. So, wait lang. Actually, sa kabilang side na lang tayo dapat lumabas. Diba? Exit talaga ako na magkakamali lagi. So, andito na tayo sa may Ikebukuro. Ah, may favorite pepper lunch. Gusto kong kumain dyan. Gusto kong matryan dito. Pero for this video kasi, susubukan ko muna yung Kura para sa kanila conveyor sushi. Check lang natin sa map kung malapit na tayo. Okay, malapit na tayo. Actually, hindi ko pa alam magkano rin itong kakainan natin. Pero I'm here for the experience. So, dito na ata sa building na ito. Hanapin ko muna besan itong kakainan ko ngayon. Layo na itong kakainan ko. Wala kaming kusina ngayon eh. Yes. Let's go. May baba na tayo. Wow. Wow. Oh my God. I'm so excited to try this, babe. I think maghihintay muna dito ata. Reception terminal. So, gayahin natin siya, Beth. So, nag-alcohol muna ako. And ganito ang gagawin natin. So, okay. Keme. Wait. Pindot ako dito. Hindi ko naman naiintindihan. So, okay. Ano to? One. Sana tama. Nagpindot-pindot lang ako. 7. Okay. Pwesto na ata sa number. Hi? Excuse me? Yes? I'm sorry. Ah, okay. Alright, thank you. So, hanapin ko na daw yung table ko number 7. Tapos mamaya na gubahid ata pagka magpalabas na. Oh, ito na, babe! Nakain na tayo. Oh my God. I am so excited. Hindi ko alam ano yung nakalagay sa screen. So, subukan natin i-translate yan. Actually, hindi ko alam ano yung mga pinagpipindot ko doon. Pindot na ako ng pindot. Hubarin lang natin yung ating jacket para ready naman tayo sa paglaban dito. So, i-Google Translate ko muna ano yung nasa screen nila. You can now place orders from your smartphone. Kura, start. Okay, order pala tayo dito. Diyos ko, paano kung malalaman yung kakainin ko dito? Baka kumuha lang ako dito. Ano yung sabihin nito? Wait lang. Ano daw? Click here to order. Ah, ayan. So, ayan. Pwede tayong umorder dito. So, translate ko rin natin. Do you enjoy? Ha? Huh? Yes. Ano yan? Do you enjoy Bikurapon? Choose language yun. English. Buti naman, pwede natin palitan yung language. Choose language ulit, English. Hindi ko pa naiintindihan ng bongga itong kanilang sistema. So, ang standard arrival is 6 minutes.
So try natin umorder ng sweet shrimp. One plate. Okay. Pag half. Siguro half lang tayo. Kasi mag-isa lang naman tayo, diba? Order. Okay, the order was heard. Thank you. So 6 minutes yan. Hindi ko lang alam kung 4 minutes arrival ng ating pagkain. Paano natin malalaman? Ay, may numbering naman. So may mga numbering sila, ayan. Okay. Ay, guys, pwede rin mahina assistance. Employee will come now. Please wait. Ah, yes. Thank you so much. Merong assistance pala. Pwede pa. Ah, ayun. Maibang pagkain. Ayun, ibang pagkain. Hi. How can I order this one? This one. This one. Yeah, one. Okay, thank you. Wait lang daw. Kasi yun nandun sa menu nila online is limited. So, aalamin niya lang din paano ako order nung nandito sa labas. Kasi puro sushi lang yun nandoon eh. Although, antabayan natin yung order natin dito for number 7 na half shrimp, sweet shrimp. Oh my God, ang galing! Alam mo yung maganda dito, babe. Makikita mo ano yung masarap orderin. Like, ito yung order nung nasa kabilang table siguro. Orderin ko nga din yan. Okay, this one? Yeah. One. Thank you. Arigato. Gusto ko ma-experience yung order ko, makita ko dito. 6 minutes, nakasulat dito. Nakapagod din pala ito tumingin dito kung ano yung order ko, no? Guys, medyo naiintindihan ko na yung... Okay. Items order arrive. Nasaan? Dito sa taas. Ang galing. Amazing! Meron dito, meron din sa taas. Guys, hindi ako expert dito. Hindi ko alam kung pwede ka rin kumuha lang dyan or what. Pero ang galing lang na... Ah. Paano pag kumuha ako dyan? Wala ba magagalit sa akin? So, eto na. Hindi lang pala na in-order ko. Eto na in-order ko, be. Sobrang nakaka-amaze. Grabe. So, kain na muna ako, order ulit tayo. Okay? Sabi, kain tayo. Gusto ko maintindihan to. I-translate ko lang. Ah, meron silang promo pagdating ng... Hanggang alas 9. Sales timetable. Be, ang sarap nung kanilang, hindi ko alam anong tawag doon, pero masarap siya. Parang kanin na merong, hindi ko alam kung beef yun or pork, na parang pang sanggyupsal ang sarap. Lagyan natin ako ito yung toyo. Parang hindi siya toyo, parang feeling ko, oyster sauce. Dito, Beji, ako for the experience kasi ang bongga. Nakakatuwa yung experience neto. Tsaka lahat parang ang sesaya. Wala pa akong drinks, order akong drinks. Wait lang. Mm.
sarap. Tapos, ang gagawin mo dito, be, yung empty plates mo, dito mo siya ilalagay. Amazing. Napunta na siya sa kawalan. Ang galing. Okay pa tayo. Hindi ko alam kung pwede lang kumuha dyan eh. So try natin kumuha. Tignan natin kung pagbabayarin nila ako mamaya. Nahihiya ako. So pag pinagbayad nila ako, go lang. Pero pag hindi, mahirap matigas kuhain. Try nga natin kung pwede makuha. Ayun ka. Ah, ganun lang pala. Wow. Hindi ko alam, be, kung itong mga to is hindi ko alam kung ito ba to ay mga may-ari, may order. Pero kung pagbabayarin ako nito, may bayaran ko na lang. So ayan guys. Kain tayo. Try natin mag-order ng drink. Ang sarap. Kain ulit tayo, be. Isa pa. Sushi! Bye. Bye-bye. Ito, be. Kain pa tayo dito. Para hindi ko alam paano siya buksan. Para umaangat siya pag kinuha mo yung plato. So hindi mo siya mabubuksan ng ganun. Kunin mo yung plato. Amazing, be. So ito, meron ako mga pagkain dito. Inihintay ko yung drinks ko. Wala pa yung drinks ko. Lagyan natin siya ng soy sauce. So, tikman na natin itong ating mga in order. Ito, tikman na natin itong ating mga kinuhang plato. Meron siyang corn. Ayan, meron siyang corn and cream. Yung creamy niya. Tapos lasang mais con yelo. Kasi mayroong mais. Creamy. Masarap. Ay, na yung juice ko. Yay! Ang galing. Pati yung juice, be. Dito na din dumadating. Feeling ko, ang dami ko ng pagkain dito. Busog na ako. Nakakabusog, be. Kasi bawat ganyan, kanin, be. Ito, oh. Wow. Wow. Salmon siya. Ang sarap. Sarap ng salmon na ito. Ito naman itry natin kasi bukas na masarap dahil meron siyang islog. Tsaka meron siyang, hindi ko alam kung salmon yan or beef.
sarap ng creaminess ng itlog. Masarap. Sobrang ganda nito experience lang nito na pagkain ka, nagdalag sa'yo pagkain. Yung mixture ng culture, ng technology, ng flavor, sobrang hands down. Sobrang ganda experience nito. For me, this is one of the must try na dapat masubukan niyo pag pupunta kayo dito sa Japan. Kasi I'm not sure saan pa ba sa mundo meron ganito. Comment down below kung meron ko yung alam, but I know this is the best. This is Japan. Kampai. Yung naghahalo-halo yung flavor niya sa bunganga mo. Yung egg. Yung, I'm not sure kung fish ba yun. Sarap. Wow. Busog na ako, in fairness. Nakailang plato na ba ako? Hindi ko na nabilang. Tapos, after 5 plates, meron babagsak dito na ball. Siguro after neto, babagsak na yung sa atin. Try natin i-advance. Wait lang. Lipat ko muna, beha. Hindi pa ba ako nakaka-5? Busog na ako, ah. Ilan pa lang ba yun? Puro kanin to, be, ha? Ewan ko lang hindi ko dito mabusog. Ang sarap ng itlog. Parang manamis na miss. Sarap. Iba yung lasa. Hindi tulad ng itlog sa atin. Ito lang hindi ko paborito. Kasi may down sa gitna na hindi ko paborito yung lasa. Tumatoy yung balibo ko. Hindi ko alam anong down yun. Pang salad na hindi ko kinakain. So ayun be, sana nag-enjoy kayo dito sa ating adventure sa pag-try dito sa Kura. Let me know kung na-try nyo na to. What's your experience? Tama ba yung ginawa ko? Or ano yung hindi ko nasubukan na dapat nasubukan ko dito sa pagkain nila? Let me know next time, baka pwede natin i-try or next time para sa ibang pupunta dahil nagbabasa sila ng comment. So sa taas may mga baso din. Pwede ko muna ng baso para kumuha ng inumin dito. Not sure kung inumin talaga yon. So ayun yung nakita ko lang based sa aking common sense. So tara, magbabayad na ako. Nakakatuwa kasi sobrang fresh yung lasa ng mga hinahain nila dito. As in, syempre pag sushi be, kailangan super fresh yan or else hindi magiging masarap. So mag-check out na ako dito. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa babayaran ko. So ayun yung total bill natin, 1,400. So dadalhin ko ata itong card nila doon. So wait lang. Ang taray naman itong information iPad nila. Hello, arigato gozaimasu. Ang cute ng batang iyon. So paano ko ito babayaran? Hey. Okay. Thank you. Kailangan lang palang dalhin dito yung eto. Okay. Kailangan natin maghulog na ng ganito dito, be. Tingnan nyo. Ayan. So, walang cashier. Ikaw magbabayad sa machine. So, saan yung cash? Saan ka nalagay ito? Ito, be. Dito siya. Ano ba to?
Kinakain na ako ngayon pa lang. Ah, okay. Kinakain talaga ako, Bel. So, kailangan siyang sabihan na magbabayad ka ng cash. Okay, may sukli pa ako. May sukli pa akong dos. Congratulations to me, bye-bye resibo. Ito yung ating binayaran, 1,400. Everything is a challenge talaga. At least dumating tayo bago dumami yung tao at makakain tayo. Medyo malansa sa bunganga yung isda, pero masarap. Sobra ako nag-enjoy. It was a very nice experience. Actually, kung tutusin, mas mahal pa yung kinain ko kaninang lunch kaysa tonight. Pero mas nag-enjoy ako dito. Kasi so interactive. So, ayan be mula dito be sa Japan. Ayan. Hanggang next time, this is me, Francis Candy. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Please comment down below. At magkita-kita pa tayo hanggang sa aking mga susunod na adventure dito sa Land of the Rising Sun, ang Japan. Okay, be. Sayonara. Bye-bye.